Tumayo na po ang lahat. Sa mga Israelita. Dalhin mo ang iyong tungkod
na inihampas mo sa ilog at lumakad na kayo. Ihintayin ko kayo sa ibabaw ng malaking bato sa Horeb. Hampasin mo ito at bubukal ang tubig na maiinom ng mga tao. Gayon nga ang ginawa ni Moises at ito ay nasaksihan ng mga kasama niyang leader ng Israel. Ang lugar na iyon ay pinangalanan nilang Masa at Meribah dahil sa dooy nagtatalo-talo ang mga Israelita at sinubok nila ang Panginoon. Ang pinagtalunan nila ay kung pinapatnubayan sila ng Panginoon o hindi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan niya ay mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos.
Sa pamamagitan niya niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa Kanyang kaluwalhatian. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid. Bagamat maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po. Sinabi ng babae, Ginoo,
Kung gayon po'y bigyan ninyo ako ng tubig na sinasabi ninyo, nang hindi na ako mauuwaw, ni pumarido pa upang sumano, Ginoo, sa wari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito, sumampa sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo, sa Jerusalem lang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, maniwala ka sa akin, Gina. Dumating na ang panahon ng sambahin ninyong Ama. Hindi lamang sa bundok na ito, o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating ang panahon, ngayon nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama, ang mga sumasamba sa Kanya, ang Diyos ng Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko kung paririto ang Mesiyas na tinatawag na Kristo. Pagparito niya, siya ang magpapahayag sa atin ng lahat ng bagay. Ako ang nagsasalita sa iyo, ang tinutukoy mo, sabi ni Jesus. Maraming Samaritano sa bahay niya o nang sumampalataya kay Jesus, kaya paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at manatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya na mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae na nampalataya kami ngayon na hindi na dahil sa sinabi ko, kundi dahil sa narinig namin sa Kanya. Nakilala namin siya na ang nagpagligtas ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Hapon ko ay nakareceive ako ng mensahe mula sa magalang-galang na obispo na instead na magbigay ng homilya ay i-downdown ang mensahe nito mula po sa presidente ng Catholic Bishops Conference of the Philippines para po siyang maging homilya na sa araw na ito, ikatlong linggo ng Kwaresma. Kaya hayaan niyo po na basahin ko sa inyo ang lihang pastoral na ito na galing po sa CBCP. Lihang pastoral ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ukol sa parusang kamatayan. Pero tingnan ninyo kung paano ipakikita ng Diyos ang Kanyang pangamahal sa atin. Namatay si Kristo para sa atin noong makasalanan pa tayo. Roma 5:8. Ngayong ikatlong linggo ng Kwaresma, ang Ebanghelyo ayon kay San Juan ay nauusap sa atin kung paano ang isang Samaritana na natagpuan kay Jesus ang tubig na nagbibigay buhay na matagalan niyang hinahangad ay iniwan ang kanyang banga sa balon. Juan 4:28. Gaya ng Samaritana na ang mga Israelita na may kaligtasan, katigasan ng puso. Sa unang pagbasa na halos mamatay niya sa matinding pagkauhaw sa disyerto, ay dinala patungo sa isang bato. Exodo 17:6. Marahil ay maaari nating isipin na ang bato ito ay si Jesus mismo na pinahirapan at pinagpagkasakit sa krus. Ngunit sa kanya'y dumaloy ang tubig
na nagbibigay buhay. Dahil kay Jesus, naging ganap sa bahay ng Diyos ang pagtawid sa tigang na disyerto ng galit, kasalanan, at kamatayan patungo sa lupang pangako at kaganapan ng buhay. Minamahal ng mga kapatid kay Kristo, huwag nating hayaang malason ang ating mga balon ng mapait na tubig ng paghihiganti at kamatayan. Itaguyod natin ang kabanalan ng buhay at manindigan laban sa parusang kamatayan. Hindi tayo bingi sa mga hinaing na mga biktima ng mga karumal-dumal na krimen. Ang mga biktima at ang nang biktima ay parehong mga kapatid natin. Ang biktima at ang nangangapi ay parehong anak ng Diyos. Sa mga may sala, iniiwan namin ang hamon na pagsisiyan at magbayad tuloy sa mga kasalanan nilang nagawa. Sa mga nagdadalamating mga biktima, ipinaabot namin sa iyo ang aming pagmamahal, habag at pag-asa. Sa araw na ang batas sa parusang kamatayan ay pinagwalang bisa ng Kongreso sa Pilipinas noong ika-24 ng Hunyo taong 2006, ang mga ilaw sa Koloseyo sa Roma ay sinindihan. Ipinapahayag ng kasaysayan na maraming tao mula sa kanila, mga hindi mabilang na Kristiyanong martir, ang ipinapatay sa harapan ng publiko sa hindi kanais-nais na lugar na iyon. Marahil, bubagmurahin ang kadilimang bunga ng isang hindi makataong kaganapan na naiyugnay sa naturang Koloseyo. Ang mga mamamayan ng Roma ay iniilawan ang buhok na ito sa tuwing may isang bansa na magdesisyon ipawalang bisa ang batas sa parusang kamatayan. Ang bawat pagsisindi ng ilaw ay sumisimbolo sa paghakbang patungo sa mga taong sibilisasyon. Nais ba natin baliktarin ang paghakbang o pag-unlad na ito sa pagbabalik ng parusang kamatayan sa Pilipinas? Miyerkules na nga po nang ang mga miyembro ng mababang kapulungan sa Kongreso sa ikalawang pagbasa ng batas patungkol sa parusang kamatayan ay pumoto sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanilang mga tinig kung saan nanalo ang mga oo laban sa hindi. Ang kabaligtaran ay mayroong mga mambabatas na nakita pa sa telebisyon na sumisigaw ng kanilang pagsang-ayon sa parusang kamatayan na mayroong krus na abo sa kanilang mga noo. Nalimutan na kaya nila kung ano ang kahulugan ng krus na iyon? Hindi ba nila nakita ang magkasalubat na kahulugan ng kanilang boto at ang krus na nasa kanilang mga noo? Nasaan ay nagsilbing isang malakas na tinig ng pagmamahayag ng kanilang pananampalataya sa Diyos? Madahil sa pagmamahal sa atin, ay piniling mag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan kaysa makita tayong mamatay. 1 Corinthians 16. Hindi nakapagtataka na ang parusang kamatay na mihiral sa maraming bansa sa buong mundo. Malimit itong binibigang paliwanag sa pamamagitan at pagtiyag sa prinsipyo ng katarungan na nakabatay sa paghihiganti. Mata sa mata,
Ngipit sa ngipit. Mateo 5:3. Kung saan hinahamot tayo ni Jesus na palitan ito ng higit na prinsipyo ng hindi paghihigad din ang masama sa masama. Pagkos ay magmula sa haba at awa. Lucas 6:36. Alam natin mula sa kasaysayan ng parusang kapatayan ay panimit na ginagamit ng mga mapanggipit sa pamahalaan bilang pamamaraan sa kanilang pagsupin sa mga hindi sumasang-ayon sa kanila o pagtatanggal sa mga kinikilalang malaki o pangalim sa kanilang pamumuno sa larangan ng kapangyarihang politika. Alalahanin namin kung paano si Herodes ng Antipas ay pinapugutan ng ulo si Juan Bautista o kung bakit iniyakan ang Pontius Pilato sa Jesus na ipako sa krus. Alalahanin natin ang maraming Kristiyanong martir na naipapatay dahil lamang sa galit sa ating pananampalataya. Sa mga taong ginagamit ang Biblia upang itaguyod ang parusang kamatayan, kailangan pa ba nating tukuyin kung gaano na karaming mga krimen dapat sa sangkatauhan ang nabigyan katwiran sa maling paggamit ng Biblia? Buong kababahang loob namin inikayan sila na bigyan ng tamang pangunawa ang laman ng Biblia. Basahin ang mga salita bilang isang nagpapatuloy at umuunlad sa mga pahayag ng Diyos ng kanyang kalooban sa sangkatauhan ng magkaroon ng pangunahing kaganapan kay Jesucristo. Ang ganap na salita ng Diyos sa mundo, dumating siya hindi upang buwagin ng batas, bagkos ay dalhin ito patungo sa kaganapan. Mateo 5:17. Hindi kailanman naging tagapagpataguyod ng kahit anumang anyo ng ligaw na pagpatay sa Jesus. Ipinagtanggol niya ang nakikiapin na babae laban sa mga naghahangad ng pagdanak ng kanyang dugo at dinamo ng mga taong walang kasalanan na unang maghagis ng bato sa kanya. 1:8-7. Kahit na sa pinakamahusay na intensyon o hangarin, ang parusang kamatayan ay hindi napatunayang epektibo sa pagbuksa sa anumang krimen. Kalimitan ay mas madaling buksain ang mga kriminal kaysa labanan o buksain ang ugat na pinagmumula ng krimen sa lipunan. Ang kombinasyon ng parusang kamatayan at ang hindi maayos sa sistemang legal ay magdudurog pa ng mas malaging na kalagayan. At sa kahit anumang makataong lipunan, wala pa rin kasiguraduhan na ang legal na sistema ay hindi magkakaroon ng pagkakamali o kakulangan. Sa ganitong paraan, ang mga taong walang kakayahang pinansyal ang siyang unang mapapatawag ng parusa dahil sa kawalan ng kakayahang makakuha ng isang mahusay na abogado at umaan sa isang makatarungang proseso. Kung may isa sa gawang batas, ang parusang kamatayan ay sa lugar sa kakunahing karapatan ng taong mabuhay. Ito ay nakasahan sa mga saligang batas ng maraming bansa na nilagdaan ng pangkalatang pagpapahayag ng karapatang pantao o Universal Declaration
Declaration of Human Rights. Sama-sama ngayon manalangin na mataitib para sa mga mababatas ng ating bansa habang kaliwag pinaghahandaan ang pagboto sa parusang kapahalayan sa Senado ng Pilipinas. Ialay namin ang lahat ng mga misa para sa kanila. Hiningin natin sa nakapakong Panginoon na nag-alay ng kanyang buong buhay, katawan at dugo para sa ikaliligtas ng mga makasalanan na ipuhin ang kanilang mga konsensya at kamalayan. At gabayan sila upang buwagin ang parusang kamatayan. Mula sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, 19 Marso 2007, ikatlong linggo ng Kwaresma, Socrates B. Villegas Liti, Arsobispo ng Linggapin, Dagupan, Pangulo, Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa na namang tagtupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoonan ng lahat, nagkataong tao sa Dalang Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasabi ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ng ibig, nanawa sa Panginoon ng mga ipawa, na may magyayang salamin na luklong saan ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang pagdito at tungo sa nabubuhay ng patay ng tao. Sumasa sa palataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng Sipaan ng Katolika, sa maaan ng banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng patay ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pamagitan ng Jesus na nag-anyaya sa atin, na lumabi sa Ama sa Espiritu at katotohanan, ilapit natin sa Diyos ang ating mga panalangin. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ibigay nawa ng Santo Papa at mga obispo si Jesucristo sa bayan ng Diyos upang pawiin ang kanilang pagkauhaw sa pananampalataya at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ibalik nawa ng Pangulo at mga namumuno sa gobyerno ang tiwala sa pamahalaan sa pamamagitan ng mahusay at tapat na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ingatan nawa ng mga magulang ang kapakanan ng kanilang mga anak. Nawa ang kanilang pagkauhaw sa modernong kaalaman ay hindi humantong sa kanilang pagkaligaw ng landas. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Isantabi nawa ng mga Kristiyano ang pagkakaiba sa relihiyon
at si Kapin kumilos bilang magkakapatid tungo sa pagtataguyod ng kabutihan alang-alang kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ipadama nawa ng bawat Kristiyano ang pagdamay at pagkalinga sa mga matatanda, may mga may kapansanan, mga nangungulila, at mga walang pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon ng buhay, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang dalangin ng bayan, isugo mo ang Espiritu Santo, upang bukahin sa aming mga puso at pagsamba, panalangin at pagpapasalamat sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ang kaligtasan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming Rebeka, kalugdan mo ang aming mga paghahain upang ang kasalanan namin hinihingi ng kapatawaran sa iyo ay matutunan din namin ipatawad sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
kasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa kanyang pag-ining ng tubig sa babaeng taga Samaria, kanyang ipinagkaloob ang pananalig upang ang nilapitan niya ay sumampalataya sa pagkauhaw ng iyong anak. Kanyang masidini na nga ang pag-ibig mo'y maipakilala sa mga sumasampalataya sa kanya. Kaya kaisa ng mga anghel at isiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Ama, isinasamo namin pakabanalin mo noong gabing ipinagkaroon siya, hinawa ka niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahando para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos sa hapunan, inawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, ang gabi ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
ang misteryo ng pananampalataya.